mga kapiksi, hello Capricorn, welcome back to another general reading video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating monthly tarot scope para ngayong June 2022. Again, ito para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Meron tayong tatlong set ng cards dito mga kapiksi. Ito yung para sa kabuhayan nyo, ito naman yung para sa career, pera, and then ito naman yung para sa love life nyo. Again, general reading lang mga kapiksi, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. And combination ng positive and negative energy, kung ayaw nyo makarinig ng negative reading, huwag nyong panoorin yung video. Also mga kapiksi, sa dulo ng video magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. So, pwede kayong magtanong ng isang tanong na gusto nyong malaman for June. Tapos, tilingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo kung yes or no. Ito yung tarot deck na gagamitin natin later para sa inyong yes or no pick a card reading. So, make sure natapusin nyo yung video guys sa bandang dulo yan. Okay? So, mag-start na tayo. Capricorn, kayo ay nirepresent ng Queen of Coins sa ating reading. So, unahin natin yung para sa kabuhayan nyo, mga kapiksi. Tingnan natin yung strongest energy para sa kabuhayan. Recovery mode ito, no, mga kapiksi. Nakikita natin na marami kayong challenge na pinagdaanan. Mga challenges, mga pagsubok na sobrang nagbigay sa inyo ng paghihirap, mental pain for some of you, talagang sobrang naging anxious kayo, yung stress level nyo tumaas, ganyan-ganyan. Pero right now, mga kapiksi, it's already ending, no? Tapos na siya. Kasi after the 10, we have the Ace of Swords. So, which means na ito na yung completed na yung cycle, mga kapiksi. So, congratulations. Kasi ibig sabihin, nalampasan nyo siya ng matagumpay. Yung mga pagsubok na yun, yung mga challenges na yun, nalampasan nyo siya, tapos na yung cycle na yan, and panibagong cycle na yung haharapin nyo ngayon. So, dito sa cycle na to guys, unti-unti kayo makaka-recover with the Seven of Swords, Seven of Wands energy. For some of you, meron pa kayong mga blockages, hindi yun maiiwasan kasi, ibig sabihin nito guys, may mga takot pa rin kayo, may mga fears pa rin kayo, yung iba siguro medyo na trauma kayo dahil din sa pinagdaanan nyo na mga problema. But, like I said, no, this is a new opportunity para makarecover kayo and you will do it slowly but surely, mga kapiksi. Huwag kayo masyado magmadali. Ang importante, tapos na yung cycle ng paghihirap nyo and bagong cycle na or bagong adventure na yung dadating sa nyo and gamitin nyo siya para talagang makarecover kayo. Okay? Alright, so yan ang inyong, lalo na sa negosyo, mga kapiksi, no, kung kayo ay nagnenegosyo, talagang ano kayo, maka-bounce back, ganyan. Okay? Alright. So, yan yung first set of energies mo. Yung susunod naman natin is para sa career, trabaho mo, mga kapiksi, we have Ace of Coins energy here. Yeah. We have the Earth Sign energy here, no? Capricorn, Taurus, Virgo, or yung energy mo rin, Capricorn, masculine energy mo, which is, again, no, like I said, kung kayo ay nagnenegosyo, di ba? Sabi ko kanina, kung kayo ay nagnenegosyo, makarecover kayo. And this is the World Card, which means na bibigyan ka ng second chance ni Universe para itaguyin mo ulit. Restart talaga ito para sa inyo, mga kapiksi. Pagbangon ito, okay? Pagbangon. So, kung ano man yung sources of income mo, mga kapiksi, kung negosyo man yan, edi negosyo, kung trabaho naman or employment, the same din, no? Ibig sabihin talagang second chance ito ni Universe na ipagkakaloob sa inyo para talagang tumayo ulit kayo, itaguyod nyo kung ano yung gusto nyong itaguyod when it comes to money, when it comes to finances. Pero this is another chance, another opportunity, panibagong pagkakataon na ibibigay sa inyo ni Universe. So, wag mo siyang take for granted. Huwag mo siyang ipagwalang bahala. This is the best time for you to plan. Okay? Parang sinasabi dito na write down your goals, write down your plans, or kung may mga nakasulat ka ng plano, this is the best time for you to execute them. Pag sinabing execute, i-implement mo, gawin mo, ganyan. Kumilos ka para makakita ka ng improvement sa iyong kabuhayan, sa iyong trabaho, sa iyong salapi. Okay? Pero this is another chance, second chance. No? Yun yung strongest energy mo for money. Recovery ito, mga kapiksi. Okay?
So, yan yung another set of energies mo. And then, yung last set of energies natin, para sa love naman, mga kapiksi, we have the Ace of Cups energy here. For some of you guys, you are dealing with a fire sign energy. Aries, Leo, Sagittarius, maaaring ito yung part ng more specific person or baka may ganito sila sa kanilang natal chart. Mga kapiksi, nakikita natin na may mga gabi or araw na iiyak ka pa rin, no? You will suffer from emotional pain dito sa relationship na to. Pero, at the same time, yung emotional pain na yun, yun din yung nagpapalakas sa'yo. Yun din yung nagbibigay ng confidence sa'yo. May mga disappointments na mangyayari sa inyo, sa relationship, probably because of the challenges, mga problema nyo siguro, kaya nagkakaroon ng disappointments yung iba sa inyo. Yung mga kutob nyo, mga kapiksi, okay? Parang na-empower. So, kung meron kayong mga kutob na hindi ka nais-nais sa inyong relationship or sa inyong partner or specific person, baka ma-validate nyo yan ngayong June. But at the same time, mga kapiksi, no, parang yan din yung magsisilbing eye-opener sa inyo para mas maging confident kayo sa relationship. Yung iba sa inyo, feeling ko merong kinakain ng insecurities, guys, no? May mga insecurities kayo siguro sa sarili nyo, or especially if nagkakaroon kayo ng third party or may mga hinala ng third party. It's because of insecurities. So, you have to overcome that, mga kapiksi, and you have to learn to be more confident about yourself. Maging confident ka, mag-self-love ka. Mayroon tayong self-love subliminal, guys, naka-upload na dito sa ating channel. Pwede nyo yung pakinggan para madagdagan yung confidence nyo, and you will feel more secure about yourself and about your relationship. Okay? Alright. So, yan ang gabay mo para sa love life, mga kapiksi. Yan ang ating overall gabay, no? Tingnan pa natin, bago tayo dumako sa iyong yes or no, pick a card reading, tingnan pa natin yung other factors na pwede nating i-consider ngayong June para sa inyong Capricorn, mga other factors na pwedeng maka-apekto or maka-influence sa inyong kapalaran. Thank you so much, mga kapiksi, sa walang sawang pag-support nyo sa ating YouTube channel. Unti-unti na tayong nakaka-recover, guys. Sa mga dati and mga bago nating kapiksi na walang sawang sumusuporta, thank you so much sa inyong lahat. Mga subliminals natin, guys, uploaded na sa YouTube, no? Pwede nyo siya pakinggan. Mga pampaswerte sa kabuhayan, pero trabaho, negosyo, salapi, relationship, makatulong yan, guys, para mag-improve yung mga sitwasyon nyo sa buhay. Okay? So, we have young male. Pwedeng ikaw ito or pwedeng ito yung partner mo or specific person. Ice King, karma. For some of you guys, no, maaaring ito yung reason kung ba't nagkakause ng disappointment. Kasi diba sabi ko sa inyo, when regards to your relationship, may mga disappointments kayo na maaaring mangyari or maranasan sa inyong relationship. And you may be dealing with a fire sign energy. So, maaaring description ito ng iyong partner or specific person. You may be dealing with someone who is younger than you, or maaaring, hindi naman age specific, pero maaaring may pagka-immature itong partner more specific person. And for some of you guys, no, kahit na umiiyak kayo, I'm sensing na itong person na to is dead ma lang pake, no? So, ito yung mga tipo ng tao na masyadong cold, maaring cold yung treatment sa inyo, ganyan, or nanlalamig, that's why nadidisappoint kayo. For some of you, maaring may kinalaman din ito sa karmic na situation nyo, probably, no? But yeah. So, yun yung other factors na maaring yung i-consider or maaring yung maranasan ngayong June 2022 or ngayong buwan na to. Okay? Alright. So, bukod dito, mga kapiksi, tingnan naman natin yung manifesting advice para sa inyo for this month of June. Kuha tayo ng isang card lang dito. Ito yung manifesting advice. Okay, manifesting advice para sa inyo, Capricorn. Pwede nyo pakinggan, guys, yung mga subliminals natin, no? Kayo na lang bahalang mag-combo-combo.
nasa description naman yung kung para saan. Learn to forgive, mga kapiksi, ang nakuha natin is love and relationship na energy. So, sabi dito, forgive. Whenever you're in conflict with someone, don't hold on to your feelings of anger or resentment. Send your love to that person and think of them with wholehearted love. This will open the door to reconciliation and forgiveness. Huwag kayong magtatanim ng galit, mga kapiksi. Kahit gaano pa ka-negative yung sitwasyon or pagkakataon na pinagdaanan mo with a specific person, kahit galit na galit kayo, etc., etc., very important na matuto agad kayong magpatawad. Huwag niyong alagaan yung galit kasi kayo yung magsasuffer. Pag inalagaan niyo yung galit, magkikreate lang kayo ng blockages or balakid sa buhay niyo. Blockages to harmonious relationship, to peaceful life, mga kapiksi. Balakid yon. So, dapat you always send out love and light, no? To all the people around you, even to yourself, mga kapiksi. Para talaga maging masagana lang yung daloy ng blessings or biyaya sa ating pamumuhay, alright? So, yan yung manifesting technique, mga kapiksi. Learn to forgive, alright? Okay, so ngayon naman guys, ito na yung ating yes or no pick a card reading. Habang sinashuffle ko siya, mag-isip kayo ng tanong sa isip nyo, mga kapiksi, no? Answerable by yes or no. Answerable by yes or no. Isang tanong lang, mga kapiksi, kung ano yung gusto nyo malaman for June 2022. Tapos, pipili kayo ng isang card, mga kapiksi. Okay. So, ito yung card 1. Ito yung card 2. Again, guys, hinga muna kayo ng malalim. Okay. Tapos, itanong nyo yung tanong sa isip nyo. Answerable by yes or no. Tapos, tsaka ka pumili ng isang card. Ito yung card 1. Ito yung card 2. Ito yung card 3. Kung card 1 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung card 2 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay no. And then, kung card 3 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Okay? So, yes, no, yes. Alright? So, thank you very much, Capricorn, for watching. Let me know if nakalasunin kayo sa mga messages nyo or hindi. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.